Tayo ang lahat, ating dasalin ang orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pagbabalita na anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasa walang hanggan, senawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasa walang hanggan, senawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasa walang hanggan, senawa. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna sandali. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te Thank you.
Kapiling si Jesus, kaluwang ng ito.
Jesus, kalong ng iyong kamay, kaganda. Magsitayo ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linising ayon din sa pag-ibig mo sa san aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong tinisingayin din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan. At patatagin mo kami sa kasalukuyan
upang kami makapagkamit ng kaloobong buhat sa kaitaasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naganda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinanangin sa iyo upang huwag ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay, ang pagliligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig. Ang binabalangkas ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit, Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig na sino mang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal sa daigdig, ako'y ilaw kapag ako ay sinundahan. Ang dilim ay mapaparam at sa aking mabubuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong serdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kung napakinggan niyo ho maigi ang ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, masasabi natin na yung karanasan ni Jeremias ay maaring naging karanasan na rin natin sa paanong pararaan. Sa mga pagkakataon na gumagawa tayo ng maganda, sa mga pagkakataon na tayo ay sumusunod sa Diyos, sa mga pagkakataon na tayo ay nagpapahayag ng katotohanan at ng kabutihan, ngunit yung mga tao sa ating paligid, hindi man lang tayo binibigyan ng pansin. Di ba may mga pagkakataon po sa buhay natin yan? Gumagawa ka naman ng tama, pero ang mas napapansin yung mali. Gumagawa ka naman ng kabutihan, pero ang napansin nila, yung isang pagkakamali na iyong nagawa. Yung karanasan ni Jeremias ay masasabi nating atin ding karanasan sa mga pagkakataong hindi napapansin yung ating mga kabutihang nagawa. Kaya nga sa ating unang pagbasa, ano ang gustong gawin kay Jeremias? Ilagay sa hukay. Pinapapatay siya ng mga tao sa kanyang paligid. Marahil malungkot si Jeremias. Marahil nagdaramdam si Jeremias. Pero napagtanto din ni Propeta Jeremias na ang kanyang ginagawa ay hindi lamang para sa mga tao sa kanyang paligid. Gumagawa siya ng mabuti, hindi para siya ay palakpakan. Nagsasalita siya ng tama at maganda,
hindi lamang dahil para siya ay papurihan, kundi yun ang dapat nararapat gawin. Kaya mga kapatid, yan po ang hamon sa atin sa araw na ito. Maraming pagkakataon na tayo ay kukutyain kapag tayo ay gumagawa ng mabuti. Maraming pagkakataon na hindi mapapansin yung mga kabutihan na ating ginagawa. Pero tandaan natin, ang lahat ng iyan, alam ng Diyos. Alam ng Poong Jesus Nazareno na ikaw ay tumutupad sa kanyang kagustuhan para sa iyo. Kaya ang hamon ko sa inyo, mga kapatid, huwag tumigil sa paggawa ng tama. Huwag tumigil sa pagpapahayag ng katotohanan. Huwag tumigil sa pagpapahayag ng kabutihan. Hindi ka man papurihan ng mga tao sa iyong paligid, alam ko at alam nating lahat, alam ng Diyos ang lahat ng bagay na ating ginagawa. At kung tayo ay gumagawa ng mabuti at tama, alam din natin na may naghihintay sa ating pagpapala at biyaya. Kaya huwag tayong mapanghinaan ng loob. Huwag tayong mapanghinaan ng loob na maging mabuti. Huwag tayong mapanghinaan ng loob na magsalita ng kung ano ang tama at mabuti. Dahil alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil alam ng Diyos ang kahit ano at alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Kaya nga doon sa ating ebanghelyo, napakinggan po natin na yung magkapatid na si Juan at Santiago ay may ambisyon. At ano yung kanilang ambisyon? Umupo sa kaliwat kanan ni Jesus. At para sa kanila yung ambisyon na yon ay upang maging makapangyarihan, no? Maging mataas kumpara sa lahat. Pero ano ang paalala sa kanila ng Panginoong Jesus? Alam ba ninyo kung ano ang iyong hinihingi? Ang anak ng tao ay magbabata ng hirap, mamamatay sa krus. Handa ba kayong uminom, no, sa aking kalis? Ano ang sabi nila? Opo. Pero baka hindi nila alam na may hirap ang pagsunod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang ambisyon, hindi naman yan masama. Lahat naman tayo may pangarap sa buhay. Pero nawa ang ambisyon natin ay hindi lamang maging mataas, hindi lang maging makapangyarihan, hindi lang magkaroon ng maraming ari-arian o pera, kundi ang ambisyonin natin sa ating pang-araw-araw na buhay ay ang paggawa ng kagustuhan ng Diyos. Ang paggawa ng mabuti. Ang sarap sigurong mapakinggan kung ang bawat ambisyon at pangarap nating mga Katoliko ay hindi lamang para yumaman, kundi sana ang ambisyon at pangarap natin ay gawin lagi ang kagustuhan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Ang sarap sanang makarinig na kapag sinabi ng kapwa nating Katoliko, alam mo ang ambisyon ko, no, maging mabuti. Alam mo ang ambisyon ko, no, maging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Alam mo ang ambisyon ko, maging kagaya ng Poong Jesus Nazareno. Walang masamang mangarap, walang masamang mag-ambisyon. Nagiging masama lang ang ambisyon at ang pangarap kung puro sarili ang inuuna. Ngunit sabi ng Panginoon, ang tunay na ambisyon o ang tunay na panawagan sa atin kapag tayo ay nag-aambisyon at nangangarap ay masunod ang pangarap ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan ho ang ating ipanalangin. Yan po ang ating ilapit sa Poong Jesus Nazareno. Nawa
sa ating pagkilos at paggawa. Gawin natin ito ng mabuti at tama, hindi para sa nakakarami o sa mga tao sa ating paligid, kundi gumagawa tayo ng mabuti at tama dahil ito ang kalooban ng Diyos. At nawa ang pangarap natin, ang ambisyon natin, ay ambisyon ng Diyos para sa atin na gumawa ng mabuti at kaaya-aya sa Kanyang harapan. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang isinasaisip natin ang salita ni Jesus na ang pinakadakila ay yaong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod. Ang ating panalangin, Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan, nawa ay maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may malasakit na katulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng pamahalaan, nawa ay gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga may sakit, nawa ay maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin sa Poong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming mapaglingkuran ng isa't isa sa pamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming may sa loob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbungi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alipin
sa bahay tahakin, krus na landasin, galak ay akin, hapis ay di pansin ang iyong naisin, siyang susundin. Kung iyong maangarin, kita'y aaliwin at kakalingain, lumbay papawin. Kung bibilin, abang alipin sa bahay tahakin, krus na landasin, kalahak ay akin, hapis ay di pansin ang iyong naisin, siyang pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.